it whole. If he can turn the water into wine, if he can raise the dead, calm the sea, give sight to the blind, it's such an easy thing to make a darkened life and make it shine. To do, you should have seen the way I was before I live in truth. If you did all this for me, I know that he can do it all for you. Life was just a game for me to play. Jesus have the pieces all along. Jesus can do it all for you. He knows everything you need. He knows just what to do. You should have seen there is nothing that can compare with the promise we have in God's love. And that love isn't a mood or emotion subject to change. He showed his love to us while we were quite unlovable. In fact, he sent his son to die for us while we were yet sinners. And through Christ's sacrifice and our acceptance of his forgiveness, we no longer need to fear condemnation for our sins. Nothing can come between us and his love. God is on our side. And because of this, who could ever be against us? Although we might be puzzled by problems we don't understand, or discouraged by things that seem beyond our control and endurance, remember this, it is in these times that his grace is given in proportion to our need. He is there to stand by us, stand up for us, to save us, redeem us, heal us, and deliver us. God is for us. God is for us. And this is absolutely true. Yesterday, today, and forever. God is on our side, an ever-present.
charge must be the Lord. Is forever on our side. What can now be spoken in response to what he's done? For we who once were broken have been rescued from. The blood of Christ is offering, no greater love is known. The Father held back nothing to reclaim us for his own. He is for us. Maligayang sandali, ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Muli kayo'y aming masayang welcome dito sa ating series, Feasting in the Banquet of Love. Ngayong gabi, ang atin pong topic ay pinamagatang Love Sharpened in Waiting. Ang pag-ibig ay lalong tumatalas, umiigi, sumasarap, gumaganda, umiinit, samantalang naghihintay. Mga kaibigan at mga kapatid, alam niyo po ba yung word na maghintay ay parang napakahirap intindihin at napakahirap maranasan sa buhay. Naghahanap pa ako hanggang ngayon ng isang tao na ang favorite niyang gawin ay maghintay. Naghahanap pa po ako hanggang ngayon ng isang tao na ang hobby niya, ang nais niya talagang gawin sa buhay ay yung maghintay lang ng maghintay. Hanggang ngayon ay hindi pa po ako nakakakita ng tao niyan. In fact, ayaw lagi natin nang naghihintay. Pero naging part na po ng buhay ang paghihintay. Sang-ayon sa pag-aaral, 62 minutes per day. Ano po, mahigit isang oras sa bawat araw ang isang tao ay naghihintay. In fact, kung ikaw po ngayon nabubuhay na ng 70 years, ay 3 years sa buhay mo, average, ginugol mo sa paghihintay. And according to experts, sa mga nagtatrabahong, meron silang computer na ginagamit. Actually, average, 9 minutes a day. Sa paghihintay pa lang na magbukas at magsara ng computer. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay merong mga hinihintay. Tama po? Hinihintay nating matupad ang ating mga pangarap. Hinihintay nating lumipas din yung problemang ating pinapasan. Hinihintay nating dumating sana yung pagkakataon, makapasa naman ako sa board exam. Hinihintay nating makatapos yung ating mga anak sa pag-aaral. Hinihintay natin na ano, mga kapatid, na dumating yung tamang tao sa buhay natin, yung mamahalin ka at ipagtatanggol ka at mamahalin mo habang buhay. Marami tayong hinihintay sa buhay, mga kaibigan at mga kapatid. And I tell you what, ang salitang waiting o paghihintay
ay isang napakamakahulugan na salita, mga kapatid, na pwede nating pag-reflekan ngayong gabi. Isang araw daw ay nagkita ang isang malaking elepante at ang isang aso. Ang sabi ng kaibigang aso, "Kaibigan, alam mo bang ako'y buntis?" Ang sabi ng elepante, "What a coincidence. Ako din ay buntis." Ang sabi niya, ay, ganun ba? Alagaan natin ang ating mga pinagbubuntis. Naghiwalay po sila. After 2 months, 63 days to be exact, ay nagkita silang muli. Si elepante ay buntis pa rin, si aso kapapanganak. Ang sabi niya, "Kaibigan, good luck sa iyong mga anak." Ang sabi niya, "Good luck din sa iyong pinagbubuntis." After a few months, mga kapatid, nabuntis ulit yung aso. Then after 2 months, nanganak ulit, si elepante buntis pa rin. Ang sabi niya, "Buntis ka bang talaga? O baka naman lumalaki lang yung bilbil mo? Kasi hindi ka pa nanganganak." Sabi niya, "Buntis talaga ako." Mga kaibigan at mga kapatid, after some time, nanganak ulit si aso. Then after 22 months, nanganak din sa wakas si elepante. Ngayon mga kapatid, nung magkita sila, si aso ay meron ng 30 anak. Si elepante ay meron lang iisa. Ang sabi niya, "Kaibigan, bakit naman ang tagal mong ipinagbuntis iisa?" Ang sabi niya, "Kasi alam mo kaibigan, ang lahat ng special, ang lahat ng pinakakakaiba, ang lahat ng pinakamagaganda, ang lahat ng pangyayari sa buhay," ang sabi niya, "na pinakamaganda ay hindi nangyayari ng madalian, matagal ang paghihintay." Kaibigan, ikaw ba ngayon ay naboboring, nakahihintay sa anumang hinihintay mo? Always remember this, ang lahat ng mga bagay na pinakamagaganda, matagal din pong hinihintay. They are built, engineered, mga kapatid. Katulad ng isang bahay. Kagagawa ka ng barong-barong, pwede mong gawin in 24 hours. Pero yung best buildings with good architectures, mga kapatid, matagal yan bago matapos. Si Adam, nung nagkasala, Genesis 3:15, sinabi na darating ang tagapagligtas, ang Messiah, upang ikaw ay liligtas. So Adam waited. And so with the prophets, lumipas ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, hanggang sa Malakay. Hindi pa dumarating yung Misayang hinihintay. Then after intertestamental period na 400 years, saka pa dumating ang Misaya. Mga kaibigan at mga kapatid, bakit ganun katagal bago siya dumating? It's not because he is not excited to come, but it's because people are not yet ready to receive him. Si Abraham, sinabihan ng Panginoon, magiging father of all nation ka. Subalit, alam nyo, nag-doubt na siya kasi tumanda na nga siya, kaya inasawa niya si Hagar. Samantalang ano po, dumating din yung pangakong si Isaac na siyang ano, naging dahilan ngayon, kaya magkakontra hanggang ngayon. Ang mga Muslims and Christians, doon pa nila tinitrace, mga kapatid, because Abraham went ahead of God's plan. Ngayong gabi, mga kaibigan, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo that God is coming. Parating po ang Panginoon. At ang sabi niya, "Anak, kung bakit kita pinaghihintay? Because I want you to be ready, prepared, and excited." At tatlo, mga kapatid, ang ating pag-aralan. Una, while waiting, number one, we have to have the right attitude. Wait with the right attitude. Why? Panginoon natin ay sobrang excited. Bigyan ko po kayo ng example, mga kapatid. Alam nyo, tayong mga tao man ay nagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Isang araw, nagpaalam ako sa aking dalaga. Nakikita nyo po yung kanyang picture dyan ngayon. Siya po ay 5 years old. At sabi ko, "Anak, I'll be speaking on a banquet." Ngayon po ay banquet. Sabbath night po natin and Sundays are nagse-celebrate ng banquet ang ating mga kapatid. Sabi ko, "Mag-speaker ako malayo, anak. Mamayang gabi darating ako. Pero gabi na, you wait for me." Ang sabi niya sa akin, "Papa, I'll wait for you, but please give me pasalubong." To make the long story short, mga kapatid, nung ako'y pauwi na ay talagang ginabi na po yung aming program. At sabi ko, "Anak, baka matulog ka na ha, pero uuwi ako, just sleep." Alam mga kaibigan, mga kapatid, nakadaan ako sa iba't ibang convenience store para lang mabili yung pasalubong because I know she's excited to see me. Pero alam niyo po, mas excited akong makita siya. To make the long story short, pagdating ko po sa bahay, ang sabi ng aking may bahay, "Alam mo bang hinihintay ka niya?" Hintay siya ng hintay hanggang sa nakatulog na lang. Actually, ayaw niyang matulog kahihintay. Pero nakatulog na lamang. Ay mga kapatid, nung ako'y dumating, ay hindi ko na siya nadak ng gising. Siya po ay nakatulog na. But when I see her,
Alam niyo po, yung excitement kung ako'y babalik ay naroroon. Jesus is also excited to come. At hindi lang siya, may dala siyang pasalubong para sa inyo at para sa akin, and that is the eternal life. Now, bakit hindi pa siya dumarating? Because He is working on us along the way. The same true, kung ano man ang pangarap mo. Kung meron kang hinihintay na promotion, meron kang hinihintay na pagharap na mapangasawa, makakasama habang buhay, hindi pa rin dumarating hanggang ngayon. Why? Because God is still yet working in you, preparing for you, because you're not yet prepared for that. Si David, magsasabi niya, kung atin pong babasahin sa 1 Samuel 16, verse 12 to 13, nung naghanap si Samuel ng magiging hari, hindi isinama si David kasi hindi naniniwala si Jesse siya yung mapipili. Pero sa verse 13, mga kapatid, sabi, so Samuel took the horn of oil nung makita niya si David and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came upon David in power. Samuel then went to Ramah. Anong nangyari, mga kapatid? Naging king na ba siya? He was anointed and yet he has to wait and wait and wait. It took him 13 years, mga kapatid. 13 taon after niyang ma-anoint. Siguro nakalimutan na niya na na-anoint siya. Na-anoint ba talaga akong maging king? Bakit ngayon hindi pa ako nagiging king? I tell you, if that moment David became a king, marahil, mga kapatid, he will be the worst king. But because he waited on God's timing, we remember him as the greatest king of Israel. Mga kapatid, ang paghihintay din natin sa Panginoon ay ganoon. Kailangan nating magkaroon ng tamang attitude. Sa Isaiah 40 verse 31, ang sabi niya, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Let's talk with the word wait for the Lord. Ang sinabi po dito sa translation, mga kapatid, yung sinabing wait, ang ibig pala niyang sabihin ay those who are excited for a grand event. Those who are expecting. Those who are waiting with expectation for the coming of the Lord. That's the first attitude, mga kapatid. Samantalang hinihintay natin ang pangako ng Panginoon na siya'y babalik, lagi po nating tandaan that we have to wait with expectation. Maghintay po tayong excited. And how do we become excited, mga kaibigan at mga kapatid? When we do what He is telling us. Kung atin pong laging iniisip, lagi nating pinagmumuni-munihan, siya'y darating. When you are thinking and keep on thinking on what will happen, lalo kang nagiging excited. Don't lose your focus, mga kapatid. Coronavirus has come. Huwag nating i-focus sa coronavirus. Ang i-focus natin, mga kapatid, ay yung parating at itong corona ay palatandaan. So it will get you more what? Excited that He is really coming. Ang sabi niya, they will mount up with wings like eagles. When we continue to wait for the Lord, ang sabi niya ay, magiging para ba tayong mga agila? Pinag-aralan ko po ito. Alam niyo po ba? Bakit sinabi niya dito na tayo po ay, ano po, parang magiging, pag tayo po ay excitement, ay parang magkakaroon tayo ng pakpak na parang mga agila. Alam niyo, sabi nila, mayroon pong kwento yung eagle's rebirth. Ang eagle daw po, ang isang agila, pag siya po ay dumako na sa 40 years, meron po siyang dalawang choices sa buhay. It's either ang piliin niya ay mamatay na kasi mahina na siya, or subukan niyang magkaroon ng rebirth at tatagal pa ulit ang kanyang buhay at madodoble. Alam niyo po, pag 40 years na daw yung agila, yung kanyang tuka, yung kanyang beak, ay ano, manghihina na, hindi na siya malakas. Kahit tumuka siya, mga kapatid, ay nayuyupi na siya. Yung ibang beak ay napuputol na nga. Alam niyo po, ang kanyang talon, ang tawag po nila dito, ano po, yung kanyang kuko, yung kanyang paa, na malakas niyang ipang grip. At the age of 40, hindi na po makakuha ng anumang pagkain, manghihina na siya. Alam niyo po ba na yung kanyang pakpak, sapagkat sobrang kakapal na siya at maluluma na after 40 years, hindi na siya makakalipad ng mataas. May dalawang choices ang agila. Ang sabi niya, mamamatay na lang ako, I will die. Or, ang iba, ang gagawin po nila ay, lilipad sila hanggang kaya nila, hanggang makarating sila sa mataas na pugad. At dun sa pugad, mga kapatid, iisipin nilang dun sa pugad na nandun sa ibabaw ng bato. Ang gagawin nila ay tutukain nila ng tutukain yung bato hanggang sa maputol yung kanilang tuka, yung kanilang beak.
Alam niyo po, the process will be hurting, masakit, for 5 months, mga kapatid, 150 days. Magiging masakit yung process. Pag tinukan yan, dinadukan yung bato hanggang dudugo yun, hanggang sa matatanggal yung kanyang beak. And he will wait, mga kapatid, hanggang sa tumubo yung bago niyang tuka. And this, yung pong tukang ito ay brand new. Matigas, matulis, at matalas. Alam mo, pag tumubo na yung kanyang tuka, ang next niyang gagawin, tutukain niya ng tutukain yung kanyang paa, yung kanyang panggrip, mga kapatid. Tutukain niya yun hanggang sa maputol, hanggang sa ano, tutubo ang bagong ano po, paa. Yung kanyang mga fingers, yung kanyang talon. Nope, tutubong muli. Ngayon, pag tumubo na yun, mga kapatid, anong gagawin niya next? For 150 days, mga kapatid, na kahirapan, bubunutin niya ngayon yung kanyang mga pakpak. Alam niyo po, napakasakit no, nabunutin niya isa-isa yung kanyang pakpak. At pag nabunot niya yung mga kapatid, magstay siya doon. After 150 days, mga kapatid, muling lilipad itong agila. At muli siyang mabubuhay ng 30 years. Sapagkat nag-undergo siya sa ganong klaseng activity. Ang tawag po natin dito, mga kapatid, ay rebirth. Kayo po ba ngayon ay dumaranas sa iba't ibang pain sa buhay? Napagod na ba tayong pag naghihintay? Mga kapatid, everyday, renew your understanding of His promise. Lagi nating alalahanin na darating siya. And everyday, ang sabi po ng tinutukoy ng text na ito, we will mount up with wings like eagle. Naglagi tayong mabubuhayan, kakaroon ng bagong buhay. Sabi niya, they will run and not get tired. Bakit kasi kailangan tumakbo? Sabi niya, mga kapatid, pag ang tao daw po'y tumatakbo ay yun dahil nag-aapura siya, excited siya. When we are always excited to wait for the Lord, mga kapatid, it's like running na hindi tayo napapagod sapagkat everyday tayong excited. Or, sabi niya, they will walk and not become weary. O maglalakad sila, ang walk, mga kapatid, ay mamuhay sila. Walking is about living. At hindi sila aantukin, hindi sila mapapagod, hindi sila panghihinaan ng loob. Why? Because they are excitedly waiting for the Lord. So the right attitude when you wait, be excited when you wait. Be excited. Lahat po tayo ang ngayon ay nasa waiting room. The only thing being changed in that waiting room is not the situation, mga kapatid, but it is you. Tayo po sana yung nababago. Yung pagbabalik ng Panginoon, siya po ang bahala doon. Hindi natin kayang baguhin yun. Ang kaya lang natin gawin ay baguhin ang ating ano po, ang kalagayan natin. If situation is not changing, don't worry. Because God is changing you. Ganon din, mga kapatid. Ano ba yung mga hinihintay mo sa buhay? Naghihintay ka ba na ma-promote ka? Then just wait for it. Just work diligently. God will give that. Hinihintay mo ba si Mr. Wright? Then just pray. Just pray and join AY activities such as banquet. Ay, mga kapatid, ang daming nagbabanquet ngayon na AY, just observe the health protocols, then join. Bakit? Who knows, nandoon yung hinihintay mo. Ang sabi lang ng Panginoon ay ano, ay mag-join ka sa mga activities. You don't grow in anything that is easy. You just what? You should undergo pain, you should undergo with this right attitude. You have to have the right attitude. Ano po itong coronavirus? Ang purpose po nito ay hindi para takutin tayo, kundi para mag-grow tayo and be ready for His coming. Okay? So number two. So kanina mga kapatid, wait with the right attitude. Number two, while you wait, be your best where you are. Samantalang ikaw ay naghihintay, dapat ma-develop ka. To be the best where you are. And there are 4 W's na gusto pong iwan ngayon, mga kapatid. Number one, for you to be the best or to be in best shape while waiting. Because when you love God, alam niyo po, mga kapatid, the best way to wait is to love God and fall in love with Him. And when you love Him while waiting, you are sharpened. Number one, mga kapatid, W, wrestle with the Word of God. Ano po ang sabi ni David? Your Word I have treasured in my heart. Sa ibang translation, ang sabi niya, your word I have hidden in my heart that I may not sin against you. Ano pong ibig sabihin ng itinago ni David, yung salita ng Diyos sa Panginoon? Ano po? Sa kanyang puso. Ang sabi niya dyan, mga kapatid, it's not just hiding. It's not just reading. Alam niyo po, pag tinatago mo, hindi mo lang ito binabasa o pinapakinggan. You receive it. Kailangan pag binasa mo, tanggapin mong may pag-ibig, may pagmamahal. Mix it with your faith.
Laid it up in your mind and in your mind. I-memorize po natin kung kinakailangan, mga kaibigan at mga kapatid. And when we memorize it, treasure it. Ano pa, mga kapatid? Mag-reflect sa salita ng Diyos and be of service to Him. Itago natin, ano po, pagnilay-nilayan ng kanyang salita. Nung sinabi dito, mga kapatid, na itago mo ang salita ng Diyos, ang iba ay itinago sa aparador. No. Ang sabi niya ay, pag sinabi niyang itago, ang ibig niya rin sabihin ay ingatan. Ingatan mo na huwag kang magkasala dito. The Word of God is the most powerful antidote against sin. Kaya ang sabi niya ay, iniingatan ko ang salita ng Diyos upang huwag akong magkasala. Hindi lamang po ito nagsasabi sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin o hindi dapat nating gawin. Pag binasa mo ang salita ng Diyos, ano po, hindi lang niya tinuturo sa atin kung anong tama at mali, kundi tinuturuan niya tayo ng mga promises kung tayo ay gagawa ng tama at iiwasan kung ano man ang mali. Letter W, pangalawa, ang sabi niya, mga kapatid, worship. Kanina, wrestle with the word. Number 2, worship. Ano po ang sabi ng Hebrews 12 verse 28? Therefore, since we are receiving a kingdom, so we are receiving a kingdom, hinihintay natin yung kaharian ng Diyos that cannot be shaken. Let us be thankful. Tayo daw po ay maging mapagpasalamat. Alam niyo po, sa totoong translation ito, sabi niya ay kailangan tayo po ay ano, maramdaman natin yung biyaya, yung grasya ng Diyos. And so worship God acceptably with reverence and awe. Ano po ang sabi niya? Tayo daw po ay magpuri sa Panginoon na punong-puno, mga kapatid, ng ano, pagpapahinuhod. Mga kabataan, makikiusap ako sa inyo ngayon. When you go to church, do you really worship God? Minu-worship ba talaga natin ang Panginoon when we go to church? Or you just go there sapagkat tayo ay sabadista? What do you do inside the church when you are there? Pag ikaw ay umupo na doon sa upuan, doon sa church, laging tandaan, it's not about you to feel comfortable inside the church. Pag ikaw ay nagsimba sa church, it's about God whom you worship. At pag nag-worship ka, mga kaibigan, mga kapatid, be sure that He is pleased. Pag tayo'y sumimba, mga kapatid, and we, because we are excitingly waiting for Him, maranasan natin yung pagiging excited, mga kapatid. That when you sit there, you sit properly. Hindi yung para makaantok ka or antukin ka. When you sing rightly. When you pray, mag-pray talaga. Pag nag-sermon, makinig talaga. Bakit po? Kasi ang sabi niya dyan, while you are waiting, you've got to what? Worship God with reverence and awe. Ano po? May panginginig pa nga dapat. Ano? Sabi niya, dapat we treat the church. Hindi natin kailangan yung cellphone natin, hindi yung pang-Facebook at habang nasa church, naglalaro tayo ng kung ano-anong mobile game. No! Kailangan maramdaman natin yung sagrado yung church because God is there. It's not the place, but the God who is there. At matakot tayong gumawa ng bagay na makakadistract sa worship because it's nonsense when we worship Him, mga kapatid, inside the church, and yet our heart is not for Him. God, bakit, mga kapatid, sabi niya, why should we do this? Because, sabi niya, sa Hebrews 12:38, because God is a consuming fire. Sapagkat ang Panginoon, ang sabi niya, ay nagsusupok na apoy. This is referring to the judgment day. After all, tatanungin siguro tayo ng Panginoon, na sabi niya, anong ginawa mo samantalang hinihintay mo ako? Then we say, I go to church. But when you go to church, ano ba talaga ang ginawa mo doon? Did you really worship me? Inership mo ba talaga ako? O nag-ratify lang yung sarili mo? When we go to church and we worship God, even in our family worship, mga kapatid, even in our daily lives, tandaan po natin, worship Him seriously, with awe and reverence. So, ano kanina? Wrestle with the Scripture. Worship Him. Ito po, mga kapatid, ang mahalaga. Witness for Him. Kailangan po nating maging witness samantalang naghihintay. Ano po ang sinasabi ng Acts chapter 1 verse 8? But you will receive power. Matatanggap ninyo ang ano? Kapangyarihan mula sa Holy Spirit. Magkadungtong po ito. Before you witness, you've got to wrestle with the word. After you wrestle with the word, after you worship Him, then you now go to witness. Hindi ka pwedeng mag-witness na wala kang alam. Kasi ang ibig sabihin ng salitang witness, mga kapatid, ay ano po, nanggaling po yan doon sa salitang, sabi niya, you shall be my witnesses, ang sabi, you shall receive power, and you shall be my witnesses,
Pagkatapos nating mabigyan ng kapangyarihan ng Panginoon, bakit po sapagkat binasa natin ang Biblia, nag-worship tayo, anong sabi niya dyan? You shall be my witnesses. And the word witness, mga kapatid, sa Greek, ang ibig sabihin niyan ay martyrio. From the word martyr. Ang ibig sabihin ng witness, mga kapatid, the one who bears witness by his death. One who can or does aver what he has seen or heard or knows. Pwede niyang panindigan anuman yung kanyang narinig. When we witness, hindi po ito yung basta pumunta ka doon at sabihin mong bawal ang ganito, bawal ang ganyan. No. When you witness, you have to watch, show your life. Na totoo talaga ito. At hanggang hindi mo ito nararanasan, ay hindi ka pwedeng maging totoong witness. Kaya sabi niya, while you wait, you have to be witness para hindi ka maboring. Saan ka magiging witness? Una, sabi niya, in Jerusalem. Tapos sunod sa Judea. Tapos sunod, mas malawak sa Samaria. At tapos sunod, to the end of the earth. When we do witnessing, mga kapatid, habang talang tayo naghihintay sa Panginoon, our love will be sharpened. Ang problema kaya nabuboring ang marami, tumatalikod na lang sa pagpananampalataya because they did not work, they did not witness, because they are not really excited. Ang totoong marka at palatandaang excited ka sa pagbabalik ni Jesus ay nagwi-witness ka sapagkat nakikita na sa buhay mo, kapatid, yung sinasabi niyang buhay na kailangang ipamalas upang tayo talaga ay maging handa. Alam niyo po, ang sabi niya from Jerusalem, referring yan, mga kapatid, sa malalapit, family. Judea, mas malayong konti, sa mga kapatbahay, kamag-anak. Samaria, sa mga malalayong lugar, sa iyong barangay o sa iyong bayan. To the ends of the world. Yung world po, mga kapatid, or the end of earth, ay hindi ka pupunta doon sa Africa. Hayaan mo na yung mga taga-Africa, sila doon ang mag-ibanghelyo. Kung babigyan ka ng chance, good. Pero kung hahanapin mo pang pumunta doon, no. Anong ibig sabihin ng ends of the world? Yung pinakamaaabot mo ng iyong scope, ng iyong influence, dapat marating mo talaga. That is called ripple effect. Magsimula sa iyo, sa familia, sa kapitbahay, sa kabarangay, sa bayan, at hanggang sa kaya mong marating. And then the last of this letter W is work. Kung gusto mo talagang maghintay sa Panginoon ng matanam, kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong life must go on. An idle mind is the workshop of the devil. Pag tayo po'y walang iniisip, walang ginagawa. Alam niyo po ang sabi ng mga sa Old Testament, ang isang lalaking na naghihintay na sila sa parating na Misaya, hindi ka pwedeng magsasaka na hindi ka na magsasaka, hindi ka na magkalamambaka, hindi ka na mag-aararo, hindi ka na magtatanim, you just wait. That's the what? That's the worst kind of waiting, yung hindi ka na magtatrabaho. Make yourself busy. But when you work, make it sure that you work for the Lord. Ano po ang sabi ng Roma 12:11-12? Never be lazy. Ang iba na buboring maghintay sa Panginoon kasi wala nang ginagawa. Sabi niya, but work hard and serve the Lord fervently. Alam niyo po yung word na fervently, sa totoong sa sitwasyon nung sinabi po ni Pablo, ang sinutukoy niya po dito ay parang boiling water. Diba? Rejoice in your confident, in our confident hope. Be patient in trouble and keep on praying. Ulitin ko po yung salitang fervently. Parang boiling water yan, mga kapatid. Na nasa, tulad po ng isang pagtatrabaho, kung ikaw ay trabaho, ginagawa mo yung best mo, ala, sige ka. Para lang magkaroon ka ng bahay, para lang magkatapos yung mga anak. Trabaho ka ng trabaho. You are becoming a slave of your dreams. Pero alam niyo po ang pinakamasarap na way ng trabaho. Sabi niya, it's like boiling water. Bakit? Samantalang nandoon ka sa loob, ginagawa mo yung best mo, may apoy na nasa ilalim na nagpapainit sa'yo. Hindi ikaw ang magpapainit sa'yo, kundi ano po, yung banal na spirito. Sasabihin sa'yo ng banal na spirito, gawin mo ito para ito ang mangyayari. Dapat ito ang gawin mo. At sa bawat pangarap mo, sa bawat nais mo, isama mong naghihintay ka lang sa Panginoon. And in everything that you do, isama mo yung missionary work. Isama mo kung ano yung nais ng Panginoon sa'yo. You work for you to live. At the same time, you work for that living for eternity. So mga kaibigan at mga kapatid, there should be a fire below, and that's the Holy Spirit. Ano pong sinabi ng Acts chapter 20 verse 35? I have showed you all things, ang sabi ni Pablo, how that you laboring ye ought to support the weak.
Yan pala. Kailangan nating magtrabaho, hindi para sa ating sarili lamang, kundi para tulungan daw ang mahihirap. Kung ikaw ay nagtatrabaho ngayon, kaibigan, at sabi mo, naghihintay ako sa Panginoon, nagtatrabaho ako para magkaroon ka pa ng kung ano-ano, then it's wrong. You are on the wrong path. I am in the wrong path. Pag yun ang aking kaisipan. Because while you are working and waiting, ang trabaho mo ay para tulungan ang mga nahihirapan, ang mga may sakit, ang mga nagdurusa. And Jesus said, it is more blessed to give than to receive. So when you work, you do it for others as well. Last, mga kapatid, number three. Kanina sinabi ko, kailangan tayo magkaroon ng right attitude sa ating paghihintay, mga kapatid. Magkaroon tayo na ng tamang kaisipan, tamang attitude, tamang pag-uugali. Tapos tayo po, mga kaibigan at mga kapatid, samantalang naghihintay ay kailangan ma-develop tayo to be the best of who we are. Kailangan, mga kapatid, sa ating paghihintay, pangatlo, we have to keep the good attitude. Kailangan manatili yung magandang pag-uugali natin, yung ating magandang kaisipan. Bakit ba kasi kailangan ng maghintay? Hindi ba excited ang Panginoon? Excited siyang balikan tayo. Uulitin po natin yan. Ang problema ay hindi pa tayo handa. Ang sabi po ni Joel Austin, I can't trace your ways, but I trust your timing, Lord. Yan po lagi ang sinasabi niya. Panginoon, hindi ko makita kung saan mo ako dinadala. Ito yung pangarap ko, ito yung sinabi mong gusto mong mangyari sa akin, pero hindi ko makita. Pero Panginoon, magtitiwala ako sa iyong timing, because His love is given when He is not giving. Alam niyo, mga kapatid, minsan, ang pag-ibig ng Panginoon, ibinibigay niya samantalang hindi siya nagbibigay sa atin ng anumang bagay. Na ipapakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa hindi niya pagbibigay, kasi pag binigay niya sa iyo yung hinihingi mo, baka naman ikaw ay lalong mawala. So mga kapatid, marahil kaya hindi pa siya dumarating sapagkat hindi pa tayo talaga nakahanda. At kung darating na siya, baka hindi niya tayo madala sa langit na bayan. Naalala ko yung sabi ng lolo ko noon, darating na siya. Sabi ng lola ko, darating na siya, namatay na silang pareho. Ang sabi ng tatay ko, darating siya, wala na rin yung tatay ko. Meron na akong mga anak, I am telling my kids, sabi ko lagi kong sinasabi sa aming worship, that Jesus is coming soon. Tanong, hanggang kailan kaya tayo maghihintay? Mga kapatid, hindi ko po alam kung hanggang kailan. Isa po ang alam ko, dapat tubitindi yung ating pag-ibig samantalang tayo'y naghihintay. Meron po ako nabasang quote, ang sabi niya, Oh God, ang sabi niya, grant me patience, but please hurry up. Panginoon, bigyan mo nga ako ng pagtsatsaga at paghihintay na matamaan. Pero Panginoon, pakidalian mo ah. Ayan. Mga kapatid, it's like this story of the prodigal son. Sa Luke chapter 15 verse 12, Luke chapter 15, 11, mga kapatid, sa verse 12, ang sabi niya, the younger son said to his father, Father, give me my share of the estate. Bigay mo na sa akin yung mana ko. Eh mga kapatid, yung mana, dapat magulang ang nagbibigay niyan bago sila mamatay, bago binibigay. Pero itong lalaking, sabi niya, ibigay mo na yung mana ko. Pinilit niya ang Panginoon eh. And it was given, but it's not the right time. Anong nangyari? Napariwara siya, nahirapan siya, bagay na hindi sana nangyari kung naghintay siya. Kapatid, meron ka bang hinihintay sa buhay? Meron ka bang hinihintay na dumating, na mangyari, pero hindi pa dumarating? Tandaan mo, sa iyong paghihintay, your love for Jesus must be sharpened. Ulitin ko po ulit yung aking sinabi. Ang buhay sa mundong ito ay patungkol sa paghihintay. Paghihintay sa Panginoon. Paghihintay sa Panginoon. Tanong, gaano ka nakatagal naghihintay? Huwag mong isipin kung kailan ba talaga, kundi nakahanda na ba ako? Lalo bang tumitindi yung aking pag-ibig samantalang naghihintay? Naikwento ko po kanina, na sinabihan ko yung aking anak na malilate ako sa pag-uwi mamayang gabi. Pero sabi niya sa akin, please bring me pa sa lubong. I was so excited. Alam niyo po, sabi ko nga, nakailang stop ako ng convenience store para mabili yung pasalubong. But when I arrived, she was already sleeping. You know, when she wakes up, nung siya po ay nagising na, nakita niya ako sa tabi niya. Kinalabit niya ako and she smiled. And she hugged me and she kissed me. At sabi niya, I love you, Papa. I was waiting na tanungin niya sa akin yung pasalubong. Pero alam niyo po, hindi na niya hinahanap yung pasalubong. Nung nakita niya ako, happy na siya. Tapos sabi ko, I have something for you.
Alam mo, natuwa siya. Sabi niya, oh yes, sabi niya, Papa, may pasalubong ka nga pala, may binilin ako. She forgot the pasalubong when she sees me. Tapos sabi ko sa kanya, love mo ba si Papa talaga? Opo, Papa, sabi niya. Sabi ko, bakit mo love si Papa? Kasi, Papa kita. Kaya love kita. Then I was asking, bakit mo nga ako love? Sabi niya, kasi nga Papa kita. Kaya love kita. And so I waited for you. Mga kaibigan, when we fall in love over and over and over again with Jesus, we will even forget na ang nais pala niya, kaya tayo siya darating ay para dalhin tayo sa langit. We will even forget na mayroong reward pang magandang langit. We will even forget na may eternal life. We just want, gusto lang nating makasama siya. Ganun na po yung ating pag-ibig, hindi yung tapusin ang kahirapan, kundi gusto talaga natin siyang makasama. Then He will come and He will tell you, because your love is sharpened through waiting, I will come and receive you to my kingdom forevermore. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maghihintay po kami at patuloy na maghihintay with the right attitude, Panginoon. Maghihintay kami na ma-develop kami the best person we could be. And maghihintay kami while maintaining the right attitude. And when you will come, Panginoon, salamat sa reward. Pero ang pasasalamatan namin ay ang makasama ka na aming tagapaglikha at ang aming manunubos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid. Jesus can do it all for you. You.